Okay, tuloy natin yung trading plan natin. Last ko na to na topic. Paano gumawa ng trading plan dyan sa mga, mga kwento ko. Pero teka lang, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa YouTube channel ko, please press subscribe and turn on yung notification button para sa dumi-dami-dami yung mga subscriber ko dito. Teka lang, okay, balik na tayo dito sa may trading plan. Number 4, nired ko yan na exit plan, exit strategy. Okay. So, sabi ko nga, malaki kinita ako sa stocks. Talaga. Ayoko pakita mamaya kinapin nyo ko. Basta naka-times 10 ako doon sa unang-unang stock ko na yun. Tapos ni-roll ko na lang siya yung kinita no, nung binenta ko na. Pero may mga konti pa na ipit doon kasi hindi ko nabenta lahat. Biglang bumagsak. Tapos yung kinita ko na na-trade ko sa iba na medyo marunong na ako na slide. Marunong na akong umexit. Ayan. Okay, so anong sasabihin, sinasabi ko? Ah, exit plan. Okay. Narinig mo na ba yung kasabihang pera na naging bato pa? Ganon. Okay, sa stock market, marami yan. Gain na, naging loss pa. So, pera na, naging bato pa. Nakita ko na yan. Nakita ko na kaya lang, ang daming ko ano mga dahilan eh. Okay? Ulitin ko, sa stock market, tatandaan mo to palagi ha. Pera, kaperahan lang ang ini-invest mo dyan. Huwag kang mag-invest ng feelings. Huwag. Guess niyo. Kaya nakikita mo yung mga talagang mayayamang mga tycoons, para silang napaka-emotionless. Guess niyo, hindi sila nag-i-invest ng feelings nila sa business. Kaya nga lagi tinasabi, business lang. Ano ba tayong to? Trabaho lang. Okay? So, trabaho lang to. Huwag ka masyadong emosyonal. Huwag mong personalin. Ayan! Para kasabihin. Walang personalan. Trabaho lang. Okay? So, dito sa stock market, walang feelingero. Kaperahan lang. Tama ba? Huwag mong invest yung feelings mo. Masakit yan. Naramdaman ko yan. Taas, sabi ko sa inyo, sa lahat ng kabubuhan na gawa ko dyan sa stock market na yan, lahat ng klase ng feelings naramdaman ko, my God! Nakaramdam ako na sobrang elation, ang saya-saya ako, feeling ko ang tali-talino ko, tapos naramdaman ko rin yung natulala ako, hindi ako makausap, tapos na-depress ako, tapos hindi ako makatulog, tapos ang laki ng airbags ko kasi pera na naging bato pa, sayang. Iisip ko sana bumili ko ng ano, yung pera na na-lose ko, sana pinambili ko na lang ng Ford Expedition or something. Sana nag-European tour na lang ako. Alam mo, dami kong naiisip doon na gano'n. Ano ba yan? Gusto kong bumili ng piano. Yung halaga ng piano. Nakalibilin na ako ng 10 piano. Doon sa nalugi ko. Ganun. As in yun talaga. Isipin mo talaga. Ang dami-dami. Bakit? Kasi, kumita nga ako. Wala naman akong exit plan. Hindi ko alam kailan ba ako exit. Ma'am, kailan ba ako bebenta? Kumikita ako. Bebenta na ba ako? Diba? Yun yung problema ng mga beginners. Minsan nakakahula nga talaga kasi nga tayo na tamang stock, tas tumaas. Ang problema, tumataas, iniisip mo, tataas pa. Hindi ganon. May point na nauuntog na siya. May point na hanggang dyan na lang. Kumbaga sa kanta, I did my best. Sabi nung stock, but my best is not good enough. Bumagsak na siya. So, boink, babagsakin talaga. Ganun talaga yung stocks. Darating yung time na makaka-hit siya ng ceiling ng resistance at a certain level, at a certain price. Kahit anong gawin nating push, wala na talaga. Kahit na ano pang iiyak mo, dasal mo, hanggang dun lang siya. At ang problema ng stock price, pag na-reach niya yung super resistance na yan, walang mangyayari, ang taas ng momentum paakyat, di ba? Tumalong ka ng ubod lakas, pag tumama ka sa kisame, ang sakit ng bagsak mo, boom, bagsak talaga, bumabagsak talaga siya. Yan talaga yung wave ng stock market. Okay, so kailangan, yun nga, huwag kang mag-invest ng feelings mo. Minsan talaga ganun, bumabagsak siya, so you need to have an exit plan. Sabi, kasama na rin yan dito sa risk management. Isipin mo na rin yung scaling, yung trade management na sinabi ko sa iyo kanina. Isipin mo na lang, pag marami pa nakapila, pwede ka mag-hold. Pero dapat binabantayan mo na yung stock na yun. Tinitignan mo na yung mga indicators, yung volumes, yung tawag doon?
may range kasi, 'di ba? Kunyari meron tayong ano tayo diyan, candle, 'di ba may range tayo? 'Di ba yung fluctuation ng presyo, minsan makikita mo yung candle lumiliit na. So ibig sabihin, hindi na siya masyado nag-fluctuate, sumasideways na siya. May mga ibig sabihin niya mga yan, iisipin mo lang sa psychology ng tao. So dapat alam mo, pag nakita mo tong ganito, magbebenta ka na ba? Ganyan. So para ma-lockin mo yung profits mo, so meron tayong mga tinatawag na trailing stops. Yun yung kinuwento ko sa inyo kanina, trailing stop yun. So pagka naka-trailing stop ka, tinilalockin mo na yung profit mo at a given point. So sana, ang dami ko sana sa buhay ko, sana ganito, sana ganun, kung meron lang akong paano ito, time machine. So ito, so nagdadagdag ako dito, nag-a-adjust ako ng training stop ko, yung na-reach mo at a certain point, di ba, unti-unti ka nang nag-a-unload kasi na-reach niya na yung untugan ng tadhana. Sabihin ko sa inyo, merong major resistance yan palagi at a certain point, kahit anong mangyayari, pag nauntog yan dyan, babagsak siya bago siya mag-gain ulit ng momentum. Minsan, umaakit nga talaga, di ba? Pero kasi, yun nga, posibleng pag ito ay bumaba, pwedeng tumaas. Kagaya nung kinuwento ko sa may HVN, sa may visit na heaven na yun, galing sa 10 pesos, naging 500 pesos at a span of 1 month. So may mga ganyan talaga na nung swerte talaga nung bull market, na saya-saya, parang, woo, sana dami-dami nagka-pera kasama na ako. Buti na lang natuto ko mag-stock market nung time na yun kasi talagang bull run nun. Ngayon hindi, bearish, bumababa talaga. So dapat talaga matalino ka na mag-exit ka, magka-cut loss ka. Okay, so bago ka pumasok, ganito siya. Ito yung sinasabi ka exit plan, ha. Bago ka pumasok sa trade mo, set mo na agad yung cut loss mo. No questions asked, walang feeling. Pag inabutan yung cut loss point mo, exit ka na kahit ano pang mangyayari. Tatandaan niyo yan. Kasi mo, kailangan unang-una mong ginagawa, pinoprotektahan mo yung profits mo. Okay? Ngayon, pag nakita mo tumataas na, adjust ka na ng cut loss kasi tumataas na yung gain mo eh. Diba? So, pwede kunyari, kumita ka na. Sige. Ang cut loss point mo at 3% out ka na. Eh, naka 20% gain ka na. Tapos parang maganda pa yung volume. Marami pang pumibili. Adjust ka na. So, 20% na yung gain mo, aakyat ka. Teka lang. So, sabihin na natin ang average mo ay 2 piso. Kunyari na lang. Okay? Eh, naging 250 na siya. Ilang percent yun? 20% na yan, di ba? Okay. Eh, kanina ang cut loss mo at 3% ng 2 peso. Dapat piso na lang. Nahihirapan ako sa... sa mga example ko, average mo na lang piso. Ayan. Para madaling mag-compute. Okay, so na nag-20%, naging 120 na siya. Teka lang ha, ang cut loss point mo sa 3%, so dapat 0.97. Pag nag-0.97, babenta ka na. Diba? Gusto mo pagkikita ka ng 10%, out ka na dapat. So ang target price mo at 10%, 1.10. Okay, so pag nag 1.10 yan, dapat babenta ka na. Sell ka na rin, lock in profits ka na, diba? Out ka na. Tapos 0.97, kapag kapalugi, 0.97, out ka na rin, di ba? Tumaas siya with volume. Ibig sabihin, maraming pumipila doon sa may benta mo ng shake, di ba? Nakita mo, minsan nga, pagising mo, gulat ka, taas na agad, di ba? So sabihin natin, nag 1.2, ba? From your average, ang bili mo piso, naging 1.2, with volume, mataas, maraming bumibili, nasa 20% gain ka na, di ba? So, anong gagawin mo? Nakita mo, pwede ka mag-adjust ng cut loss point mo. Diba? A-adjust ka, aangat ka na. Kanina, dito ka lang, kanina, bababa, mag-exit ka, nag-exit ka, sinasabi ko. So, 1.2, okay, iniisip mo, baka aakyat pa. So, magta-target price ka ng higher, sabihin na natin, plus 10%. Sige, pag nag 1.3 yan, baka magbenta na ako. Diba? Tapos, pagka bumaba yung 1.2, naging 1.3, may computation to, nanghula na lang ako ng kunyari naging 1.10, diba? Kanina, ang target price mo 1.10, kita ka na niya ng 10%, out ka na dapat. Tumaas siya ng 1.2. So, yung dating target price mo, magiging cut loss point mo na siya. Kasi nyo, pag nag 1.10, sell ka. Kasi nyo, tapos ang target mo na ngayon, from target price 1.10, ang target price mo na 1.2, tama ba? 1.3. Ganun na lang, taakit tayo, diba? 1.3. Eh, nung tinamaan yung 1.3 with volume, hindi ka pa rin uli bibenta. Adjust ka ulit. Gets mo? Ang cut loss point mo na ngayon, 1.2. Kuhanin nyo pa, pagka nag 1.2, benta ka na, nakuha mo lahat yung kita mo.
Kasi yung eh, nag 1.3 siya with volume mo, makasya, huwag kang mag-sell. Nagigets ninyo? So kung may pera ka, pwede ka mag-add. Kasi nga, ang baba nung average mo. Ako yung sinasabi ko. Okay, game. Tapos nag 1.5 with volume. Adjust uli ng cut loss. Kwento ko, ito yung trade ko na nakaraan eh. Nag 2.0 with volume. Tutulog ako pag-isip, wow, 2.0 with volume. Adjust, adjust. Nag 2.2. Bumababa yung volume sa kita ko. Nagsandami ng selling. Mag-sell na ako. Diba? Sell ako slight. Tapos tumaas siya ulit eh. Pero anyway, yung point ko, ano, sa stock market, pagpasok mo, may cut loss point ka, pag hindi umangat, hindi nagkaroon ng momentum paangat, yung stock, bantay-bantay mo siya ng konti, di ba? Pag bumaba siya at a certain level, benta ka na. Pero, pag nakuha mo, tas hindi masyadong ma-momentum yung stock, nakuha mo na yung target price mo, 5%, kunyari na sa 5%, okay ka na lang, pag hindi masyadong magalaw, exit ka na eh. Or 10% pag sinuwerte ka, di ba? Sell ka na kasi walang volume. Tumaas, walang volume. Benta ka na. Ibig sabihin, sinuwerte ka na ron. Gas ninyo, okay na yun. Buti kumita ka, di ba? Ganun lang yun. Pero pag nakita mo yung stock na nahulaan mo, na hunch mo, narinig mo kay mentor o kung sino-sino pa, di ba? Tinamaan niya yung target price mo. Mag-iisip ka. Kailan ka magbebenta? Tingnan mo yung volume. May pumipila ba sa shake? Di ba? Pag may pumipila, adjust mo yung exit plan mo. Adjust mo. Adjust ka. Yung dating cut loss point, yung dating target price mo, di ba, exit ka na sa 1.10, siya na yung magiging bagong cut loss point mo. Tapos adjust mo yung target price para nakakasabay ka sa pag-akyat. Hindi mo siya nabibitawan prematurely. Yung iba kasi, nabibitawan nila prematurely. Maas mo sa kaya. Dapat, di pa ako nag-sell, naging 5 pesos. Yung bineto ko na siya 2 pesos kasi naman feeling ko bababa. Mga ganon. Tingnan mo yung volume. Lalo na pagkahawak mo na siya. So, yung tinatawag na exit plan. Pero once na nagkamali ka ng trade, akala mo, based sa indicators mo, based sa mga kung ano-ano man ng mga stars, mga moon, at kung ano-ano pa nakikita mo, may naglakad na, may nag... Sasabi mo sa sarili mo, pag may dumating ngayon, nagbebenta ng tinapa, bibiling ko itong stock na to, okay, fine. Diba? So, binili mo kasi naglakad sa harap mo yung crush mo, kung ano man yung nangyari sa buhay mo, na iniisip mo na yun yung magiging palatandaan para bilhin mo yung stock, okay, fine. Follow your trading plan. Okay? Pagka yung indicator pala na yun, na yung crush mo naglakad, eh binili mo yung stock na yun, tapos hindi tumama yung hula mo, bumaba siya, pag pinasukan niya yung 3% na cut loss mo, magbenta ka kahit ano pang mangyari. Follow your trading plan. So, yan yung nakakaubos ng pera ng mga tao, yung may feelings sila. So, yung feelings. Tapos, parang ang tagal mo nang hawak-hawak yung stock, parang gusto mo, ayaw mo ibenta, alam mo yun. Yung, ewan ko napanood yung kwento ko dun sa may kakalala ko na nakabili siya ng... Ano nga lang yung company ni Dennis Uy, Didi. Eh, Dennis Uy tuloy. Ni Injap Sia, di ba, Didi? Nabili niya sa mga... Nakalimutan ko. Mura lang nga kasi bili. 3 piso. Wala pa kailan. Basta at mga ganun point. Tapos umabot siya ng mataas ng... dapat nakikita ko yung chart eh. Kunyari 15 pinakamataas na point nung Didi, hindi niya binenta. Tapos bumaba na nasa 30 na lang yung nito yung Didi ngayon. Pero kasi okay naman. Ewan ko lang tama presyo ko, wala akong chart sa harapan na. Pero umakit siya at a certain point na reach niya yung rurok ng tadhana. Ayun, naabot niya yung maximum resistance. Ulit, kasi na naghang yung record ko eh. So umakit siya doon, na-reach niya yung maximum resistance dito. Hindi siya nag-sell. O nung bumaba ng konti, nagparamdam bumawi. Hindi siya nag-sell hanggang bumagsak na. Sayang yun. Pera na naging... bato pa. Okay? So, you need to have your exit plan, especially kapag ka nakachamba ka once in your life. Ako yan, nagkaroon ako once in a lifetime times 10. Eh, ang laki ng pera na nilagay ko doon. Kaya, saya-saya ng times 10 ko. Diba? So, naging times 5 na lang ngayon, visit. So, anyway, ayan, so, umakit siya. Medyo batay-batay mo, lalo na yung mga parabolic, yung tumataas talaga ng todo-todo, aabangan mo na yan, tingnan mo na yung volume. Kasi pagka bumababa na yung buyers, madami na yung sellers, that is the time na kailangan mo na tumitig-titig to lock in your profit para hindi mo naman sabihin pagdating sa sarili mo, pagdating pa na sayang. Alam mo ba, muntik na ako maging multimillionaire.
paano nangyari? Hindi ko binente. Ala, magkano na siya ngayon? Wala na. Diba? Pera na, naging bato pa. Diba? Yung mga nakikita mo sa papel, wala yun hanggat hindi nagiging realized gain yan. Diba? So, nakita mo tumaas siya, pag hindi mo siya binenta, hindi siya realized. Ibig sabihin, hindi siya pera mo, nasa papel lang yun. So, same din kapag nalugi ka, diba? Mataas na siya, naging 50% loss ka kasi hindi ka nagbenta. Darating yung time na magiging ganun yun kapag hindi ka naging maingat. Diba? Ang tawag din doon, paper loss. The only time na magiging realized yung loss mo, ibig sabihin yun na talaga yung katotohanan is if talagang binenta mo na siya. Okay? So, yun lang masasabi ko. Yun yung trading plan. Sana may natutunan kayo sa mga chika-chika ko. Diba? Yung mga estudyante ko na bumili na ng stocks, okay yan. Okay lang yan. Diba? Bumili ka, okay, fine. Kahit wala ka pang alam sa mga ano tinapa indicator, walang problema, 'di ba? As long as you create a trading plan. Yan yung magiging make or break sa iyo, 'di ba? Pera lang ang ini-invest, 'wag mong isama yung feelings mo. Kasi pag kasinama mo yung feelings mo diyan sa negosyo, yan yung ika-negosyo yan, yung stock market, ikalulugi mo yan, 'di ba? So yun yung uubos ng funds mo, okay? Sige, yun nga, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa main channel ko, paki-please press subscribe and turn on yung notification button sa mga susunod na mga videos ko, magtuturo ako ng mga indicators at mga candlesticks. Feeling ko lang, importante na ituro ko na agad sa inyo ngayon yung trading plan, lalo na yung mga kagaya ko, alam mo, masadyate ko, parehas ko, mapusok, nagbilihan na, okay, okay lang yun, as long as you know your plan, diba? You know your risk, alam mo bakit mo pinasok yan, gano'n mo ka ba katagal gustong lagay yung pera mo dyan, kailan ka i-exit, kailan ka magbebenta, kailangan mong malaman yun sa sarili mo, di ba? And then, pag nagawa mo yung trading plan, follow your plan. As much as protect your pera. Protect mo yung kaperahan mo. Okay? Till next time!